Ang mammogram kasi, yan ho talaga yung early changes pa lang yung hinahanap niya. Usually, yung microcalcifications, o di kaya, sir, ma'am, yung pag merong, yung asymmetry lang, kumbaga, parang ba't parang mas makapal yung breast tissue mo dito? So, hindi pa siya evident talaga, may ano na doon, may nakikita na doon. And then, ang ultrasound naman, it will help us characterize yung mga nakakapa na bukol. It helps us para malaman kung cyst pa to. Ibig sabihin, no, para sa mga manunood natin, tubig lang ho yun naman nun. But pag sinabing tumor, solid yon, bukol ho talaga yon. But it doesn't mean na pag tumor, malignant, no? So, there's a difference pa rin ho, no? So, the ultrasound helps us para malaman. Kasi minsan makita mo lang yan sa mammogram, oh, may bukol. Pero hindi mo alam kung cyst yun or tumor. And then, also the mammogram and the ultrasound, pag may bukol na, they will give us clues kung mukhang malignant yung bukol. No? Sa mga nagpapamammogram dyan, yung nagpapa-ultrasound, basahin ho ninyo ho yung mga resulta nyo. Meron ho yan grading na BRADS 0 to 6. Habang papataas tayo dun sa grading, yung likelihood of malignancy is very high. So hanggang anong grade lang dapat? Dapat hanggang 3, sir. BRADS 3 is probably benign, pero it's still important na makita ng surgeon nyo kasi yung surgeon, yung clinician eh, titignan yung surgeon na parang kahit na probably benign, if tingin namin malignant, baka kailangan pa rin i-biopsy. Kasi may mga bukol, sir, na parang mukhang benign, pero in 6 months time, naging double in size. So, increased yung suspicion. So, ang binabantayan, Dr. Claudine, yung cyst ba siya or solid, tsaka yung size din nung laki. Yes, so, sir. Anong binabantayan? Meron bang sukat na pag lumampas ng 1 cm, delikado na, o wala namang sukat? Usually, sir, 2 cm. Pag yung mga solid tumors na mukha namang benign, less than 2 cm. And let's say, for example, 5 years na nandun, less than 2 cm, uh-huh, as much as possible, we don't take them out. Kasi the chances of it being cancer, so, anong cause nun? Ang usual, sir, na benign is fibroadenoma. Fibroadenoma. Okay. So, hindi ho lahat ng fibroadenoma kailangan tanggalin. Kasi, syempre, may ibang girls sa fibroadenoma sa one breast, 5, 6. Hindi naman ho pwedeng lahat yun tanggalin. And then, what we watch out for pag pinapamonitor namin yung mga bukol, mm-hmm, yung shape, nagbabago ba? Yung size, nagbabago ba? So, mga 2 centimeters? Oho. 2 centimeters, minsan sir, kahit benign yun nga, advice namin, baka kailangan alisin. Or aside from that, ang tinitignan pa namin sa ultrasound, sir, yung mga margins. Kung ill-defined yung margins niya, so baka maging BRADS 4 ka. Anong problema kung benign siya pero tinanggal mo na rin lahat sa breast? Sir, scarring of tissue. No? Nagkakaroon ng mga scars sa tissue. Ang hirap mag... Later on, parang nangyayari, baka nagiging dense yung breast kasi nga panay fibrosis yung breast. And then also, pain. There is pain. Nung nag-aaral ho ako, hindi ako naniniwala nung intern pa ako na parang pag malamig, masakit. Totoo yun. Yung mga pasyente ko ngayon, sinasabi tuwing December, tuwing February, masakit yun. Tsaka isang problem nila, yung kamay nila namamaga. Yes, so, and yun nga ho, as much as possible, we don't, yun nga, wag tayong mag-opera kung hindi kailangan.